Mga kada, aminin natin, napakahirap ng buhay po sa ngayon. Nariyan ang kaliwat ka ng monthly bills, idagdag mo pa ang nagtataas ang bilihin, tapos ang sahod po, hindi naman po tumataas. Yan ang isa po sa nakakalungkot na realidad ng buhay natin, mga Pinoy. Paano pa kaya kung ikaw ay solo parent at tanging ikaw lang ang bumubuhay sa iyong mga anak? Tama ka dyan, Ate Ems. Kaya naman relate na relate dyan ang guest natin this morning. Pero sa kabila ng challenging role niya sa buhay, mas na-inspire siya. Kaya naman hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi tatlong trabaho ang araw-araw niyang ginagampanan para mapagkasya ang gastusin nilang mag-ama. Grabe yung tatlong trabaho. Kayod talaga. Para maikayod lang, masuportahan lang ang pamilya. Kaya naman mga kada, let's all welcome ang proud security guard, food delivery service driver at moto taxi driver na si Tatay Jerry Palima. Ganda naman ng iyong ngiti, Tay. Maaliwalas. Tay, batiin mo na muna yung mga anak mo. Binabati ko. Wala pong ano. Meron na po. Binabati ko po yung mga anak ko. Si John Lloyd, saka si Reggie, saka si Francis. Yun, nanonood sila ngayon, Tay. Nakasabay-bay. Nanonood po. Tay, kumusta naman? Okay lang naman po. Paano niyo po napapagkasya yung tatlong trabaho na yun, Tay? Oo. Pag sa gabi po, naka-duty po ako, tapos paglabas ko po ng umaga, nabiyahin na po ako ng mototaxi. Mm-hmm. Tay, pwede bang parang yung isang buong araw niyo, i-detail niyo sa amin, anong oras ba nagsisimula yung araw ninyo hanggang patapos? Anong shift? Mm-hmm. Alas 10 po ng gabi ang pasok ko sa guard. Paglabas ko po ng alas 6, bumibiyahe po ako ng mototaxi hanggang 9:30. Pagdating po ng 9:30, lumilipat po ako ng food. Delivery. Hanggang alauna. Tay, wala kayong tulog? Meron po yung simula po alauna hanggang alas 9. So yung tulog nyo, 1 p.m. to 9 p.m, yun po bang duty nyo sa pagiging security guard nung 10 to 6? Di ba kayo inaantok nun, Tay? Ano po, dinadaan ko na lang po sa kape. Kape na lang. Nagkakape na lang po. Tapos ang gagawin nyo kasi, from 10 to 6, magdadrive kayo, Tay, hindi ba kayo nahihilo? Inaantok din po, pero kinakaya ko na rin po. Yung sa 9 a.m. po ba, Tay? Diretso ka na po ba din sa work noon? Or kakain ka pa ng almusal kasama mga anak mo? Or kailangan mo nang umalis ng maaga para magtrabaho talaga? Alin po ba yung sa pagpasok ko po sa guard? Yun sa morning po, pagising. Hindi na po, kumakain na po ako bago umalis. Sa paglabas ko pa lang po dun sa duty ko, bumibiyahe na po ako ng mototaxi. Tay, yung mga anak niyo po ngayon, nag-aaral pa po ba sila? Hindi na po. May asawa na po yung dalawa. Yung isa, Tay? Nagtatrabaho na rin po yung isa. Tay, bakit kailangan nyo pang kumayod ng tatlong trabaho? Wala na rin po akong naiinip po ako sa bahay. Kaya binubuhos nyo na lang? Oo, binubuhos. Wala po kasi akong asawa . Tay, kayo po ay 53 years old. Mm-hmm. 53 years Siyempre, old. Siyempre, kapag mga ganyang edad na, Tay, marami na yung sakit sa tuhod. Meron na rin po kaso. Pinipilit ko pong kayanin kasi marami pong gastusin. 7 days a week kayo, Tay, na ganito? O may day off naman po? Nagdi-day off din po ako kahit isang araw lang. Ano pong ginagawa niyo sa day off ninyo? Natutulog na lang po. Bumabawi. Tulog buong araw? Binabawi ko na lang. Ano naman yung ano nyo, Tay? Reward sa sarili ninyo na parang para mas ma-inspire pa kayo magtrabaho? Ano po, yung motor ko lang po. Mahal niyo din po talaga yung ginagawa niyo, kaya kayod na kayod din talaga, Tatay, di ba? Yung sa ano po, Tatay, yung sa pagiging security guard, magkano din po ba yung standard na sahod? Ano po, minimum lang po. Minimum lang. So, Tay, sa isang araw, kung tatlong inyong trabaho, magkano ba ang inyong kinikita? Pwede ba may makahingi ng average? Nakaka-1,000 din naman po.
Minsan 800. Tapos, ang budget niyo po sa isang araw, sa inyong pamilya, magkano po? Ano po, mga 500 po. Oh, so nakaka-save pa po kayo ng 300. Kaso kung minsan po, nagagastos ko na rin sa duty. Kasi, mga pagkain. Oo, pagkain po. Yun, pamasahe. Oh. Ay, ne, may motor na po motor kayo. Po. Yun. Pero binabayaran pa po ninyo ang inyong motor. Oo, binabayaran ko pa po. Ano tayong ano, pinakamahirap sa ginagawa po ninyo? Yung pong pagmamaneho ng mototaxi. Kasi tao po yung sakay. Kailangan medyo aware ka dun sa pagmamaneho. Oh. Kasi delikado po yun. Mm-hmm. Lalo na, tayo, no, pag magmamaneho ka nun, eh, umaga. Umaga po. Walang tulog. Meron na bang pagkakataon, Tay, na galing ka sa duty, nasa hindi ka na nakapag-mototaxi kasi antok na antok po kayo? Sa sobrang pagod. Pag po yung galing sa duty? Galing sa duty na pagiging... Dami kasing duty, no, Tay? Kailangan mag-specific. Galing sa duty na pagiging guard, eh natulog na lang po kayo, hindi na po kayo nag-duty sa mototaxi. Oh, meron din po, pero bihira naman po. Tay, ano sinasabi ng mga anak ninyo? Hindi, minsan po, inaano ako, sabi niya, magpahinga daw naman ako. Eh, sabi ko, huwag, at marami tayong bayaran. Oo, pero kahit na may mga bayarin, tata, importante din na alagaan mo pa rin yung sarili mo. Yun nga po, ang sabi ng mga kapatid ko, sabi nila, dapat daw magpahinga din. Tay, ano po yung nakapagpabangon sa inyo sa umaga na kailangan magtrabaho pa, kailangan kumayod pa? Ano po yung nagiging inspirasyon nyo para kayanin lahat? Eh, yung mga anak ko po. Yeah. Minsan may mga bayaran din po sila. Eh, sa akin din po iniaasa yung iba. May mga pagkakataon din po ba, tatay, na nagkasakit ka na sa pagtatrabaho pero push ka pa rin ng push mag-work, nag-duty pa rin kahit may sakit na? Oo, mayroon din po. Bihira naman po. Bihira na. Mabuti naman. Tay, minsan may naririnig tayo sa mga Pinoy, eh, no? Parang minsan di natin maalis na meron at meron silang masasabi. Meron bang pagkakataon na, kumbaga, medyo tinapakan na yung inyong pagkatao? Meron po. Tinapakan yung inyong pagkatao? Meron po. Karamihan po sa guard. Ano pong sinasabi? Yung sabi po nila, gwardiya ka lang. Meron po. Ano pong ano yun? Pwede po bang ikwento nyo sa amin yung senaryo nun? Kung minsan po kasi, ma'am, merong nasisita kayo tapos hindi nila nagustuhan yung pagsita. Sasabihin, sobra kang sumita, gwardiya ka lang dito. Meron po. Ano pong pakiramdam nun? Siyempre, ma'am, medyo nasama din po yung loob ko, kaso nalayo na lang po ako. Ano pong ginawa niyo nun? Wala po, nalayo na lang po ako, naiwas na lang. Kasi marami pong camera ngayon. Tay, kung may mensahe kayo sa mga kababayan natin o kaya sa mga gumagawa po ng ganun, ano pong masasabi niyo po sa kanila? Yung pong ano yung nagagalit po sa guard. Ang masasabi ko lang po, sana huwag naman po nilang masyadong maliitin yung gwardiya. Kasi kami pong mga guard, yung kami po ang nagbabantay sa kanilang establishment. Sana eh, kapag merong sinita ang gwardiya sa inyo, eh kausapin po ng maayos. Oo, oh, yun, tama po. Lahat po tayo, eh, pantay-pantay lang. Mm-hmm. Diba? Parang wala naman yan sa estado ng buhay. No, totoo. Diba? Lahat nang nandito sa atin, eh, pahiram lamang. Kailangan eh, yung pagtingin natin sa mga tao, pantay-pantay. Hindi po ba, Tay? Oo, oh, tama po. Diba? Meron po bang dumating na nangyari yun, tapos, eh, kayo'y problemado pa? Oo, oh, meron po. Eh, pinaglalabanan ko na lang po yung pasensya. Tay, ito na lang. Kung kayo may mensahe sa inyong mga anak, ano po yung gusto nyong mensaheng ibigay sa kanila? Ang mensahe ko lang po dun sa mga anak ko, sana magsipagan ang... Gayahin na lang po nila yung tatlo kong trabaho, tapos magsipag na lang sila. Ano pa po yung gusto nyo sabihin? Dagdag po yung mga hindi nyo pa po nasasabi sa kanila. Mga anak mo. Wala na po. Wala na po. Sana mag-sumikap na lang po sila. Eh, sa mga ano tayo, sa mga katulad nyo. Oo. Kayo po ay isang dakila rin. Kasi imagine po, tatlong trabaho po ang inyong ginagawa tayo para masuportahan ng inyong mga anak.
Ano pong masasabi niyo sa mga kada natin na kumakayod sa pang-araw-araw? Ang masasabi ko lang po dun sa, lalong-lalo na po dun sa mga guard na kagaya ko, huwag silang makuntinto sa isang trabaho. Kasi kuminsan po, hindi na iwasan, nagkakaproblema tayo sa duty. Kung meron pa po kayong ibang trabaho, makakasurvive sila. So, may extra din, may sasalo kung magkakaproblema sa isang trabaho, at least ready ka. Maganda din. Mahirap po bang mabuhay sa Pilipinas, Tay? Sakto nila. Ano, kasi po, tatlong trabaho ang kailangan niyong gawin para masuportahan yung pamilya eh. Hindi na. Siguro po, ano, ang sagot dyan, lahat naman ng bagay mahirap. Nasa tao lang din kung paano niya didiskartihan. Diba, wala namang bagay na madali eh. Diba? Parang hindi lahat ng bagay na hukuha natin sa madaling paraan. Lahat pinaghihirapan, lahat ng meron tayo, mahirap po yan eh. Pero nasa sa atin po kung paano natin didiskartihan. Kaya Tay, sa lahat ng mga nagawa mo sa buhay, mga ginagawa mo, ano po kaya yung aral, yung lesson na natutunan nyo na pwede nyo pong i-share sa mga kada natin? Ano po yung pinaka natutunan nyo po? Sa lahat ng mga ginawa po ninyo, kasi tagal nyo na rin pong ginagawa to, lalo na 53 years old po kayo. Yung pwede nyo pong i-share, lalo na po sa mga kabataan ngayon, napapansin nyo rin kung na, di ba, isang trabaho, o kaya minsan nga ibang kabataan, hindi lang din isa, dalawang trabaho ang ginagawa nila. Sa maraming trabaho. Ang masasabi ko nga lang po, edi yun nga po, huwag silang makontento sa isang trabaho lang. Kung kaya magdagdag, pasukin. Magdagdag pa sila ng ibang trabaho. At ingatan ang inyong kalusugan, Tay. Kasi hindi naman natin po lahat magagawa yung mga gusto nating gawin kung tayo ay may sakit na. Diba? Importante po, tulad ng ginagawa ni Tatay, tatlo man po ang kanyang trabaho, hindi po nawawala dyan ang pagpapahinga. Diba ba? Para makakayod ulit, makapagtrabaho ulit. At Tay, saludo po kami sa inyo. Salamat po. Lalo na po sa pagiging food delivery rider po ninyo. Kayo po ba'y nag-deliver din nung nagtrabaho nung Bagyong Karina? Oo nga. Nag-deliver po ako. Nag-deliver ka pa rin po. Gano'n po kahirap yun, Tay, kapag umuulan? Kung hindi po kaya ng motor at bahala, lalakari na lang. Kahit gano'n po kalayo, Tay? Kailangan po simple, magagalit po yung nag-order. Meron po bang nagalit sa inyo dahil late nyo na-deliver? Meron din po. Ano po sinasabi sa inyo? Wala na lang po, pinapabayaan ko na lang kasi customer po yan eh. Hindi talaga madali, no? Lalo na yung pag-deliver kasi lalo na ngayon maulan. Hindi maiiwasan yun. Tapos maa-apektuhan yung pag-deliver mo, Tatay. Pag ganun, Tatay, mag-message ka na lang po sa customer na, Ma, madadelay po ako. Opo, meron lang po. Pero yung mga nakakaintindi naman po. Nakakaintindi. Meron lang po. Kaya kailangan lang talaga dito, more patience lang din sa ating mga nagpapa-deliver, hindi ba? Kasi tulad ni Tatay, hindi natin alam, ang dami pala niyang ginagawa sa buhay. Yes. Di ba? Kaya naman, maraming salamat po, Tatay Jerry, sa pag-share niyo ng inspirasyon sa ating mga kada na patuloy lang kumayod. Kahit hirap na hirap na, maging inspirasyon natin yung pamilya. Di ba sabi nga nila, kapag matindi ang inyong inspiration, matindi ang inyong dahilan kung bakit nyo ginagawang isang bagay, yung pagod na yun, mapapalitan ng saya. Diba? Magiging worth it lahat ng ginagawa natin. Kaya salamat, Tay. Maraming salamat. Dahil dyan, mayroon po kaming regalo sa inyo mula sa front row. Ayan. Thank you, Derek. Ayan, pang-ano din yan, pang-kalusugan din po ninyo, Tay. Makakatulong po sa inyong kalusugan para yung pagod ninyo ay mapawi ninyo. Salamat po. Kaya, Tatay, mag-inspire ka lang continue ng mga other riders. Gawin mo lang po yung trabaho mo, push. Pero pag may mga pagkakataon, Tatay, na makapagpahinga ka, bigay mo din yung sa sarili mo. Hi, mga Kanet25! This is Emma Tiglao. For more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page.